Ngayon po ay naitala na nga ang pinakamababang kaso na mahigit 350 na lang ang new active cases. I mean yung daily active cases. Sa tingin nyo talaga matatapos na talaga itong COVID-19 ito, next year o matatagalan pa po ito? Matatagalan pa po. Bakit po? Kasi po marami pa rin pong nagkakaroon ng COVID. Sa tingin nyo po ba, mag-estimate po kayo, kailan kaya talaga matatapos ang COVID-19? Ano po, siguro po next year. Next year po. Sa tingin nyo po ba, dapat ba lahat ng mga Pilipino magpapakuna na po? Apo. Depende naman po yung kung gusto nila o hindi. Pero sa ngayon po kayo, nagagawing mandatory na po ito, na lahat talaga kailangan maturukan po. Hindi naman po yung iba lang po. Sa tingin nyo po, ano pong inyo po mga natutunan dito sa nangyayari po dito sa pandemya po? Dahil mahigit magdadalawang taon na po tayo dito. Nakakatulong po ito sa pagiging malinis sa katawan, ganyan. Pagiging magandang aral po, ganyan. Sa tingin nyo po ba isang ay na kayo na limited face-to-face classes na po next year? Talagang pwede na makapasok ng mga estudyante sa eskwelahan? Opo, basta po yung tutuloy pa po sa social distancing, tutuloy po sa mga protocols, ganyan. So, kayo po personally, ready na po kayo sa limited face-to-face classes po? Opo. Kung i-rate nyo po ang sitwasyon ngayon, 1 is sabihin malalang malala o 10 parang normal na talaga lahat. Kung i-rate nyo from 1 to 10 base sa paligid natin, paano nyo po siya i-rate po? Siguro po 5 ganun. Kasi po, meron pa rin pong mga nagkakaroon ng COVID, tapos meron din po okay na. Ngayon po, may banta po na tinatawag na Omicron variant. Nakakabahala po ba ito o hindi naman po talaga? Nakakabahala din po kasi po, virus din po ito. Yes. Kinakailangan po ba na maging kampante na po tayo dahil mababa na po talaga ang mga kaso o hindi pa rin po? Hindi pa rin po kasi po, kailangan pa rin po natin mag-ingat dahil may virus pa rin po kumakala. Kung dumating po na wala ng COVID-19, as in zero na, talagang wala na, ano po una nyo pong hakbang na gagawin nyo po? Siguro po, tutulong po sa mga kailangan pong kailangan pong gawin. Ito po, ano po yung pinakamatinding highlight na naranasan nyo po nitong pandemya po nito? Hindi po nakakapagpasok sa school, ganyan. Lagi lang po nasa bahay, lalo na po pag mga teenager, ganyan. Sa tingin nyo po ba, ito ba yung first time nyo na naranasan nyo itong pandemya o hindi naman po? First time po. Kasi po yung virus na kumakala. Ito po, mga kanin tulad ko po itong mga tanong. Minsan ba naiisip nyo kung paano inyong magiging pangarap sa buhay? Kasi marami ng taong nagkakaroon ng problema dito dahil nga pandemya, hindi natin alam kung kailan po matatapos. Naiisip nyo po ba yan? Opo. Bakit po? Kasi po, maaari po kasi hindi na maging normal ulit, pero kaya naman po, ginagawa po ng paraan dyan. Ito po, minsan ba naiisip niyo po rin po ba kung hanggang kailan din po kayo mabubuhay? Kasi kung manonood kayo ng balita, isa sa mga naging problema ng mga Pilipino ay yung papaano ba nila maiahon ang buhay sa likod ng ganito pangyayari kasi hindi nila alam kung hanggang kailan mabubuhay. Naiisip niyo rin po ba yan? Opo, kasi po meron pong mga kapwa po natin kailangan po ng tulong kasi kailangan po nila ng mga